So welcome guys sa ating panibagong vlog, no? Today ang review ng ating 1995 Nissan Sentra B14 Gen 1. So ayun, just like any project cars, hindi pa siya tapos, hindi siya perfecto, unahan ko na kayo. So ayun, i-review natin isa-isa kung ano bang meron sa sasakyan na to. So yun. So yun mga chong, kagaya ng mga sinabi ko kanina, isa siyang 1995 Nissan Sentra B14 Gen 1 na naka Pulsar Pace. So VCR grill, VCR Pulsar hood, ilaw, fender. Ang bumper niya is Pulsar pero hindi siya VCR. So ayun. So ayan ang first thing na manonotice nyo sa B14 na ito. Siyempre, pangalawa, yung kulay niya. Yan, shoutout Team Tao kay Doc Chan. Si Doc Chan ang gumawa niya. Sa mga nagtatanong ng paint, dito yan sa may San Jose del Monte, Bulacan. So, ang Pulsar, may iba't ibang variant naman siya sa pagkakaalam ko. Meron siyang wagon, meron siyang sedan, ata. Tapos, meron siyang hatch. So, dadalawa lang yata ang hatchback dito sa Pilipinas. So, ayan, kulay dilaw dahil wala pang dilaw na Sentra. So, masyado na binuo. So, ayan. Nahin natin tong labas. Sunroof from Nissan Exalta. Shoutout Sir Jeremy Rez sa ating buong mukha na yan, galing kay Sir Jeremy Rez yan. Ilalagay ko sila sa description. So magready pala kayo sa mga katakot-takot na shoutout sa build na to. So ito, alam nyo na to, Sparco NS2 16x7, 16x8. Galing yan kay Sir Gillen Seed. So shoutout ulit sa iyo, Sir Gillen. So ayan, disc brake, ventilated, drilled, slotted disc brake. Yun, nakabili na ako ng goma ko o ng tires. Ang spec niya is nandito. So sa kabila, tingnan natin sa kabila. Yan, rear disc brake slotted din. Ewan ko kung safe yan, pero matagal ko naman nang ginagamit. Matagal na siyang ginamit ng ganyan, is safe naman siya. So ito is 205 45 16. Yan ang size specs ng aking tires. So yun, coilovers, kita ba yung coilover? Ayun, coilover focus. Yun, dynamics coilover, super touring side skirt kay Sir Alice Garage. Yan, kilala ng lahat yan. Rear valance, Alice Garage. Yan. Rear bumper, Alves Lopez. Shoutout. Rear strut bar. Black carpet din. Sorry, madumi. Nasa likod ang aking baterya. Motolight. Baga naman. So, yun. Itong B14 ko, hindi siya super touring, hindi rin siya super saloon. Pero lahat ng features sa matataas na variant is meron siya. Oh, first thing na manonotice nyo sa Gen 1 na B14 at Gen 2 na B14 is yung taillights. So, ang sabi ng mga nakakaalam talaga, wala talagang Series 4. Ang meron lang is Series 3 Gen 1, Series 3 Gen 2, at saka yung Exalta body. So ayun, all red taillights pati reverse. Pati reverse kulay pula. So ayun na yung aluminum, ay titanium pipe natin. So sana makapag sound check tayo dito. V-cool tint, V-cool. Ano pa ba meron sa kanya? Yan, Exalta roof cut.
Exalta po yan. Bubong na Exalta, yes, pasok po. Yan, just like any project car, hindi siya perfecto. Nilipad ng hangin, so nilagyan ko muna ng sticker para hindi mag-leak sa ating loob. So, yan. Dito, makikita nyo rin yung sana makita nyo oil cooler. Yan, nakatago lang dyan, nakasilip dyan. Oil cooler, baby. So, mamaya na tayo sa ano, fog lights. Retrofitted lang ang ating fog lights. So, yun. Yan ang kabuuan ng exterior natin. Hindi masyadong kita yung loob kasi medyo may shade ang ating tint na vehicle. Ayoko naman tanggalin kasi alam nyo na, vehicle yan. Sayang. So, sige. Jump na tayo sa loob. So, ayun. Napanood nyo sa unboxing ko. Ito yun na yung Luisi natin. Kasama yan in-unbox nung mugs. Kahit walang box yung mugs, yun, in-unbox natin yan. Pati yung ating titanium pipe. So, badgeless. Di pa nakabili ng mga emblem. So, balik na tayo ulit sa loob. Black sidings. Customized sidings po yan. Black. All black. Pati ang dashboard ko is black. Ceiling is black. Carpet is black. So next na natin yung dashboard. Yan. Pulsar gauge. APXI turbo timer. Ejectosito cuz. Hindi ko lang para saan yan eh. So, Twitter doon, cheap light, depi gauge. So, syempre, manibela. 2 din, Pioneer. And, carbon shift knob. Lazada Racing. So, ayan ang laman ng ating dashboard. Syempre, yun, no, yung pang tito. Pang tito na lighter. Wala na sa mga bago niyan, sir. So, ayun. Roll cage. Yan, roll cage. Roll cage po siya. Sleeper type lang. Para hindi masyado nagsisigawan. Original 3M Nomad set. Sige. Siyempre. Sparco. Sparco seats ang pinakamakikita dyan. Original po siya. Pero, reupholstered na siya. Original ang pinaka bucket seat niya. So, tinerno siya dun sa likod. Same fabric. So, punta tayo sa likod. Yan, ang likod. So, lahat ng features ng meron ng higher variant, meron siya. Yan ang seats. Try natin upuan. Yun! Yan ang view mo. Sa cockpit. Siyempre, onting twist. LED. Twist ng moderno. Bagay-bagay. Yan ang aking cockpit. Roll cage ko. Ayoko talaga pakulayan pa. Dahil ganyan lang gusto ko. Low-key lang. Yan ang Nomad. Sabelt pala. Sabelt seat belt. Yun. Basically, yan ang laman ng ating loob. Ah, yun pa pala. C-pillar. C-pillar bar. Yan. Center console, black. Basically, black siya. So, ayan. Ang mechanism ng ating sunroof. Yun. Galing po siya sa Exalta. Buong bubong, Exalta cut. Para iwas tayo sa leak. So yun, sabi ko sa inyo lahat yan, hindi naman sobrang perfecto, but well, yeah, sobrang okay na siya para sa akin. Halfway na tayo. Maintenance na lang. Ito, since na wala tayo nung pang super touring na
Third brake light, meron tayo dito LED. Old school na rin yan. Hindi na kayo makakahanap ngayon yan. So, ayun. Skip na tayo sa makina. Wow! So, yan. Nakalimutan kong sabihin sa umpisa, tayo ay naka SR20 Neo VVL. So medyo madumi pa dahil nasa maintenance stage pa siya. Syempre, still a 90s car. Kahit naka engine swap siya, syempre pag nabili mo siya, meron siyang mga minor issue pero tolerable. So basically it's stock pa. Ang meron lang siya is headers. Wala pang katono-tono to. Wala pang kahit anong ginawa dito. Maliban sa mga maintenance. So, headers. Oil cooler. Tsaka, cold air intake. Na may aluminum dito para malamig talaga ang hangin niya. Strut bar. So, yun. Dynamics, coil over. Harap likod yan. Yan. So yun guys. Oh. Labas natin siya. Guys, lumabas na tayo, no? After ilang days, palabas-labas din. So, ano ba yung sinasabi ko mga minor issue? Simula nung pagkakuha ko doon. Ano ba ang mga napalitan ko sa makina ko na pang-maintenance? Siyempre, unang-una pag bumili ka ng second hand na auto, magpalit ka agad ng langis. Kung wala siyang history ng change oil na nakalagay sa booklet. Pangalawa, check mo yung mga belt. So, share ko lang, inabot ako ng putulan na mga pan belt lang naman. So, hindi na kasi timing belt to. Timing chain na ang gamit sa mga SR engine. So, spin lang natin siya. Alternator, nagpalit na rin ako. So, kaya nakailaw yung battery ko dyan. Kasi hindi pa nakatap yung wire na papunta sa gauge. Sa aking pinalit na alternator. So, ayan yung mga promo sa second hand. At project cars. Walang katapusan na pagpapagawa yan. Unless kung restoration ng ginawa mo, yan. Spotless talaga yan. Kahit saan mo dalhin, kahit saan mo tignan, lahat pinalitan mo. Yun, wala kang masasabi kahit luma ang auto. Ito is, since na project car siya, nako ko siya, may hunting kalampag, papagawa mo talaga yun. Ready ka dapat gumastos. At ayun yung mga bagay na hindi mo mababawi na ginastos mo sa kotse mo kung sakaling gusto mo na siya ibenta. Yun eh. Lalo na pag ginagamit mo, kailangan mo pagawa yun. Kasi ikaw rin mahihirapan, ikaw rin mangungonsumi, at ikaw rin na mamroblema sa daan. Kukos ka lang ng traffic. So, pag kumuha ka ng second hand, kailangan ready ka. Pag kumuha ka ng project car, kailangan handa ka. Handa ka sumakit ang ulo. So, totoo ang chismis, no? Sobrang lamig ng aircon ng Nissan. As in, kahit tirik ang araw, pagkagabi at maulan, ay nako, kawawa ka, sakit ang ilong mo.
So yun guys, sorry. Bumili lang ako dog food ng aking aso. So balik tayo sa kwentuhan natin. So yan, kung napapansin nyo, hindi accurate yung gauge ko. Nakuha ko siya ganyan na hindi ko pa napagbibigyan ng ano, pansin. So ayun ang mga sinasabi ko sa inyong hindi perfecto ang isang project car talaga. May lagi kang gustong palitan, may lagi kang gusto ikabit, may mapaayos ka, merong ibang lilitaw. So yan, dapat ready po kayo dyan kung gusto nyo magbuo ng isang project car. Well, meron namang mga budget mill lang na build. Nagyaw mo lang ng mags yan eh. Pogi na yan eh. Pero sa na-achieve ko sa kotse na to, satisfied naman na ako. So samantalain ko na yung chance na pasalamatan yung mga nagbigay sa akin ng idea. Yan, si Pops Mikel, Mikel Andrew. Yan ang isa ng mga nagbigay sa akin ng mga tip about sa mga pagbibuild ng B14. Kahit wala pa akong B14 doon, ang tiyaga niya magsabi sa akin ng mga guidelines na dapat gawin, kanino dapat bumili nito, saan makakahanap nito. Ayan, shoutout Sir Mikel. So di nyo na itatanong, napakadaming nakasentra. Hindi naman napakadami, madaming nakasentra ang nagbablog bukod sa akin. So salute sa kanila. Dami nating auto vlogger na naka Nissan Sentra B13, B14, parehong B13, B14, parehong may coupe. Ayan, dog vlogs. Si Sir Aaron. Ayan, mga vlogger ng Sentra natin yan. Kung may mga dapat kayo matutunan, sa kanila kayo makinig. At sila ang mga biyasa talaga. Ako, sa totoo lang, newbie lang ako. Newbie. Magaling kang kupal ka. Siyempre, i-on mo lagi yung nitro. Kahit anong kotse yan, wag lang Ferrari. Kailangan may, lagi kami nitro. Alam nyo na yan kung ano yung nitro na yan. So yun guys, dito ko natatapusin ang ating vlog. Ang reason kung bakit dyan ko nilagay ang camera is para makita nyo yung biyahe. Kaysa naman nasa mukha ko lang, puro mukha ko lang makita nyo. So nilagay ko dyan sa likod na para kayong passenger talaga. So sa mga future road trip natin, dyan kayo palagi ang view nyo. Pero maglalagay din ako ng isang camera dyan sa harapan. Ate, 500 Blaze. So yun guys, sana patuloy nyo supportahan ng aking channel. So aminin ko, hindi madali mag-vlog, ang hirap gumawa ng content, mahirap mag-edit, pero pipilitin kong gumawa ng vlog. Dalawang videos, dalawang vlog sa isang linggo. So pipilitin kong mangyari yan. Magre-review tayo ng mga ibang sasakyan. Pwede tayong mag-road trip, pwede tayong mag-food trip. So yun, pwede tayo magkabit ng piyesa dito, pwede tayo magbaklas ng piyesa dito. So stay tuned lang kayo sa akin. Stay tuned lang kayo dito sa aking channel, JMAT Auto Vlog. Please subscribe. Yun, peace, love, unity, respect. Quack, quack, quack. That's some web, that's some web. Ako, kamote driver. Kuya, kamote rider. Pareho kaming kamote.